sa pumapagpalang Tuesday morning sa inyong lahat, mga ka-TFTD. At para po sa ating reflection para sa araw na ito, ang ating magiging tanong ay, credible kaya tayo? Pag sinabi po kasi natin credible, ibig sabihin ay, in other words, ay believable, acceptable, yung kapanipaniwala, yung sinasabi o nakikita sa kanya. So, halimbawa, example is when we say a credible witness, ibig sabihin ay kapanipaniwala ang kanyang testimony bilang saksi. Kasi ang sinasabi niya ay ayon o tugma doon sa kanyang nakita, doon sa factual. Factual, ibig sabihin ay yung totoong na-witness niya, kaya yun ang sinasabi niya. At kapag ganun ang isang saksi, ay talagang kapanipaniwala. At alam nyo, may ganitong aspeto sa ating buhay bilang mga mananampalataya, bilang mga Kristiyano. That, ang challenge sa atin is, we should be credible Christians. We should be credible Christian Catholics sa ating buhay. Ano ibig sabihin? Kasi po sa Ebanghelyo natin ngayong araw na ito, na hango sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kabanata 23, mga talata 1-12, dito ay there is again a warning mula sa ating Panginoon tungkol sa pamumuhay ng mga eskriba at mga pariseyo. Ang sabi ng ating Panginoon, ang mga eskriba at ang mga pariseyo ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises, which is very true. Kaya't gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang iniuutos. Ngunit huwag ninyong tularan ang kanilang gawa, sapagkat ito, hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinangangaral. Bakit? Sabi ng ating Panginoon, nagbibigkis sila ng mabibigat na dalahin at ipinapapasan sa mga tao, ngunit ni daliri ay ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagdadala ng mga iyon. Pawang pakitang tao lamang ang kanilang mga ginagawa. So mga kapatid, do we see credibility in the life of the scribes and Pharisees? I guess there is none. Pagkat yun nga, inyong paalala ng ating Panginoon eh, huwag niyong tularan ang kanilang gawa sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinangangaral. So, magaling magsalita, magaling na tagapagturo, pero hindi nakikita sa buhay, hindi nasasalamin sa kanilang buhay ang kanilang ipinangangaral at itinuturo. Sabi nga ni Lord, parang lalo lang nilang pinabibigat ang dalahin ng mga tao sapagkat sila mismo hindi nagdadala nito. So mga kapatid, sana hindi tayo maging katulad ng mga ito, ano? Na hindi makita sa atin yung credibility as Catholics, as faithful, as followers of our Lord Jesus. Na ano, para tayo maging credible, it's the same. Dapat maging tugma yung ating sinasabi, yung ating salita, sa ating gawa, sa ating buhay. Kasi minsan, ang galing nating magsabi sa mga tao na ito dapat ang gawin, ganito, ganito dapat. Pero minsan, ba't ganon? Hindi nakikita ng mga tao yung sinasabi sa atin. Kaya tuloy, minsan ang tanong ng mga tao ay, bakit ganon? Pero kung nagsasalita tayo, nagtuturo tayo, at nakikita ito sa ating gawa, or much more, very less ang ating salita at talagang nakikita sa ating pagsaksi yung ating pananampalataya, ay magandang marinig sa mga tao ay, kaya pala. It's very positive kaysa naman dun sa, bakit ganun? Kala ko ba, ganyan yan. Kala ko ba, nagtuturo siya na ganito. Pero bakit ganun? Bakit ganun ang kanyang buhay? Kaysa dun sa, halos, yun, nagsasalita tayo, nagtuturo tayo, at nasasalamin yung buhay natin, ang reaksyon ng tao ay, kaya pala. Tanyan yung difference. Bakit? Sapagkat nandun nakikita yung pagiging credible natin as followers of Jesus Christ, as Christians, as Catholics. So sana mga kapatid, ito yung magandang hamon sa atin ngayong araw na ito. Magandang pagnilayan. Credible kaya tayo? Tayo kaya ay believable yung buhay natin bilang mga Kristiyano, bilang mga Katoliko? Kapanipaniwala ba yung ating pamumuhay bilang mga tagasunod ng ating Panginoong Hesus, bilang mga mananampalatayang Katoliko? So sana mga kapatid, sana lagi tayong credible para nang sa gayon, talagang makita sa atin, masalamin sa buhay natin, hindi lamang sa ating pananalita, hindi lamang sa ating bibig,
Masalamin sa ating buhay, sa ating pagkilos, sa ating pamumuhay araw-araw, yung mga turo at aral ng ating Panginoong Hesus upang sa gayon, we can always be credible Christian, faithful Catholics. Okay po? So, syempre, patuloy pa rin yung paalaala sa atin na maging mga cyber missionaries. Let us evangelize the world through social media. So, please like, share ang ating pong page at ganun din po ang ating Instagram at Thought for the Day at ang ating YouTube channel na TFTD Bless and Blessing. At of course, syempre po yung ating TikTok account na Thought for the Day. Pakicheck nyo na lang po ano sa lahat ng may mga TikTok account dyan. Pakicheck nyo na lang and follow para po dumami pa tayo mga cyber missionaries. And of course, kasunod po ay pagbati ng special na pagbati sa lahat po ng may okasyon sa araw na ito, may kaarawan, may anniversary, o any special occasion na inyong ipinagdiriwang. Prayers po para sa inyo and more blessings to come. At syempre po, paghiling din ang panalangin para sa lahat pa rin po ng apektado ng COVID-19. Panalangin po para sa kapayapaan sa bansang Ukraine. Panalangin po para sa lahat na naging apektado at naging biktima ng mga iba't ibang kalamidad na ating nararanasan. At syempre, sa huli, as credible Christians, kung tayo mga credible Christians, of course, we will always be blessed. At kaugnay nito, we will always be a blessing sa ating kapwa. Magandang araw po and God bless sa inyong lahat.